Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Ang kaalaman kung paano malulunasan ang iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas! 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 Pinas Metro and Mega Manila, tutok na po sa isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Ito po ang programang Luna sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening sasamahan po muli tayo live sa studio ng ating kapartner at representative ng Inner Power. I-welcome po natin si Sir Arnold De Sena Duco. Good evening, sir, and welcome sa ating programa. Yes, El, good evening, no? Luzon, Visayas at Mindanao, magandang gabi po. So, marami nag-request kasi, El, na itakal natin ngayon yung tungkol sa fatty liver. Mm-mm. But of course, pag may fatty liver ka, partner yan ng GERD o gastroesophageal reflux disease. Okay, pag-usapan so, rin natin, Sir Arnold, kung bakit sila naging konektado sa isa't isa, di ba? Oo. So, prior for that, ano, yung pinag-usapan natin last week tungkol sa immune system booster, mm-hmm. So ito yung advice ko once na gusto nyo magpapataas talaga ng ating immune system, just take food na basic food lang, ha? Walang processed food, walang chemicals involved, preservative and additives. Because mostly the processed food, mahirap man sabihin, mm-mm, may mga chemicals yan. So, imi-mention ko ang mga chemicals na ginagamit yan is sodium benzoate, potassium sorbate. Ang potassium sorbate, usually ginagawa yan as preservative ng mga juices, no, sa mga liquid, or ginagamit din sa paggawa ng mga cake, pastry. So, that is calcium propionate din sa mga cake yan, mm-hmm, ginagamit din sa mga tinapay, soft bread. Yan. Tapos, itong calcium propionate, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium bicarbonate. Ang sodium bicarbonate, ginagamit ito sa paggawa ng mga pansit, mga bihon, anything na mga parang, ano yung tawag dito, pasta-pasta. Mm-mm. So, ginagamitan yan para magiging makunat siya.
So itong ano naman, itong mga pearl na ginagamit natin o yung mga sago at gulaman ay ginagamitan naman ito ng mga chemicals na sodium hydroxide. Para maging chewy yung mga sago. Yes, maging chewy. Imagine mo that sodium hydroxide. Mm-hmm. That is one of the most powerful alkaline solution so far. So, ginagamitan yan. So, once mag-react dun sa protein substance, magiging gummy na siya. So, siguro, kung lalo na kung may mga sakit tayo, wag na po munang kumain ng mga processed food, ng tusino, lang ganun sa bacon, ham. Mm-mm. Then you have to take sleep. Mga, I think, pinakamagandang matulog is 9. 9 to 5. Okay na yan, gising mo. 9 to 4. Kung hindi ka naman makatulog, 10. Mm-mm. 10 to 5. No? Kasi yung oras ng 10 to 4, dyan po nag-activate yung mga hormones natin para ma-develop yung immune system natin at nagkakaroon po ng rejuvenation yung mga organs natin once po nagpapahinga po ang katawan natin. So ito yung mga oras na nagpo-produce ang katawan, tandaan nyo ha. Tapos kailangan din natin magpapa-araw, okay, araw-araw to take vitamin D. Mm-hmm. Because, bago tayo pumunta sa pagpapa-araw, Sir Arnold, papaano naman daw po yung mga night shift, 'di ba? Yung mga technician natin, yung mga security guard, yung mga nasa call center. So siguro they have to take na lang siguro mga vitamins, no? Mm-hmm. Mga food supplement like vitamin D3, vitamin B complex. Yun na lang siguro kasi hindi natin pwedeng sirain yung nature. Mm-mm. Na pag madaling araw, nature talaga ng katawan natin yan, na pag madaling araw at wala pong araw, nasa cycle na ng buhay natin, nagpo-produce po ang katawan ng mga hormones natin. That's Mm-mm. why napapansin natin, kariman sa mga night shift, nagkakasakit. No? Mga ubu-ubuhin, nag-weak yung katawan niya. So yun yung dahilan. Then of course, the exercise is one of the most important factor para po ang katawan ng ating of course yung katawan natin magpo-produce din ng different kinds of hormones. Mm-mm. And of course steroids and enzymes. These molecules are very important for recovery or to rejuvenate the organs inside the body. So kung wala po tayong hormones, magkakaroon ng imbalances ito, magugulat kayo, magkakaroon po talaga ng problema, especially yung osteoporosis, mm-hmm, gouty arthritis, papasok yan. So once papasok ang ganitong sakit, take ka naman ng mga sodium diclofenac, yung mga pain reliever. Pain reliever can destroy the kidney. So once masisira na pong kidney natin, at patuloy pa rin sumasakit yung mga joints natin, then later, dialysis na yan. Mm-mm. So, we have to take the nature, process of nature para po magiging healthy yung katawan natin. So, ito Ellie, yung guest natin mamaya, isa siyang dato ng UPI Maguindanao, okay, si Mr. Minted. Apakaganda ng case niya. Halos, according to him, lahat po ng specialist, ang doctor dyan sa Cotabato, hospital pinuntahan niya, the government and Mm-mm. the private hospital pinuntahan niya na. Meron siyang nangyari dito, collapse of the left lung due to accumulation of fluid inside the pleural cavity. Mm-hmm. Kasi yung baga natin, may space yan na tinatawag natin na pleural cavity. Yung space yan, wala yan dyan. Walang occupied dyan. Bakante siya. Okay. Para siyang basta bakante lang para pag lumaki at lumuwag ang baga natin, inhale and exhale, may space siya. Mm-hmm. Ano nangyari? Yung pleural cavity, nagkaroon po ng fluid. Mm-hmm. So, nahirapan. So, parang may pneumonia siya. Nagkaroon pala ng pneumonia. Oo. Nagkaroon pa ng mataas ang creatinine niya. Nagmanas na siya. Then, 3 weeks na siyang nag-bedridden. So, nung una ko siya makausap, Mr. Duco, hirap na siya. Oo. Tapos sabi niya, Piwit, pwedeng pabilisan nyo na ang pagdala dito. Wala tayong magawa yung aeroplano, magta-travel pa yun. No? Then, yung lugar nila medyo liblib. Kaya, napataglan. 3 weeks siyang mahinang-mahina. So, abangan nyo mamaya kung anong nangyari sa kanya. Kasi ang gustong-gusto ng kanyang doctor, especially yung mga specialized sa pulmonary na doctor, lagyan siya ng thoracostomy. Ang thoracostomy ay ginagawa ito, binubutasan ito sa ilalim ng chest, no? Uh-oh. Para may pasok yung tube, then papasok doon sa pleural cavity para i-drain yung mga fluids. Uh-oh. So the family ang nag-decide na no, wag, kasi nakita doon nila na mga ganung pinsan nila Mm-mm. na namatay din. So the family decided na
don't do that procedure. So abangan natin, tatanungin natin mamaya kung anong nangyari sa kanya. So without the medication, the medical procedure, kung nabuhay ba siya o naka-recover ba siya, abangan natin. For of course, buhay siya kasi interview natin eh. Kung paano siya naka-recover, di ba, yes, dun sa kanyang health condition. Anyway, Sir Arnold, ang ating inner power ay isang nutritional food ano, na makakatulong nga po sa pagpapalakas ng ating immune system. Pero paalala nga rin po natin na hindi po ito gamot at hindi po maaaring gamiting panggamot. Para po sa may mga katanungan tungkol sa inner power, Sir Arnold, ang ating hotline number at ang ating Facebook page. Yes, my number is 0951-482-2128. Inuulit ko 0951-482-2128. Inuulit ko 0951-482-2128. Oh. At yung FB ko, ano, Arnold Duco o yung isa, Arnold Bigafreya Desena. Usapang GERD at immune system, 'di ba? At yung fatty liver babalikan natin maya-maya. Para nga rin po sa may mga katanungan, maaari niyo pong ipadala yan sa ating text line dito sa DZRH sa numerong 0919-2826-485 or mag-post po ng inyong comment, suggestions and reactions sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star wax, star wax, wax. Kinta na to the max, max, max. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon. All you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Alamin kung paano sumali sa ACS Illiones. ACS Illiones. Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabgon. Pwede kang maging Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday 12 noon, kasama ang yung showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. It ngayon, kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Nagbabalik po programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power, isang nutritional food na makakatulong nga po para mapaganda ang ating immune system. Para nga po sa may mga katanungan, ibibigay po muli sa atin ni Sir Arnold ang kanilang hotline number at Facebook page. At para nga rin po sa mga interesado po mag-avail ng produktong ito, Sir Arnold. Yes, our number is 0951-48-22128. Inuulit ko, you can call Inner Power sa 0951-48-22128. Inuulit ko, 0951-48-22128. Yung Facebook ko is Arnold Duco or Arnold Bigafreya Dicena. Okay, balikan natin Sir Arnold yung GERD at saka fatty liver. Paano nga po ba naging konektado sila sa isa't isa, ano? Sa tuwing ikaw ay makakaramdam na parang inaasid, nahihirapang o madalas na nagbe-burp, ano, Sir Arnold? Yan nga ba yung ilan sa mga sintomas ng GERD? Yes. Actually, no, GERD is gastroesophageal reflux disease. Mm-mm. But according to the books, kasi sa books 'yan, ito isang klaseng sakit din. Pero for me, for my research and observation for different kinds of patient, ang GERD po ay isang sintomas na may problema po ang ating liver, especially kung meron kang fatty liver or meron kang gallstone formations, no? So we have to tackle first kung ano ba yung tinatawag natin na fatty liver. Yes. So itong fatty liver, ito yung liver na accumulated yung fats, no, inside the liver natin. So, It is accumulated with the fats. So, ano po ang mga reason behind kung bakit nagkakaroon po yun ng fatty liver? We call this, yung isa ay alcoholic fatty liver, saka yung isa naman is non-alcoholic fatty liver. So, once na mahilig ka sa alcohol, inom ka, lasinggero ka, posible po na magkakaroon ka ng fatty liver. So, kasi dito pinaprocess sa liver natin yung mga food na idadigest natin, like for example yung glucose, i-convert yung glucose, pati yung mga fatty acids i-convert into energy, dito po pinaprocess. So once po na magkaroon ng problem ang ating liver, then mahilig ka pa sa matataba, then accumulated ito na mataba, magkakaroon ng problema. So yung isang klase naman ng fatty liver ay ang cause naman nito ay ang pagkain ng sobra-sobrang mga fatty foods, no? Like mga mataba, mga laman loob, mamantika, basta mga fatty foods and sweets, no? More on carbohydrates po. So kung mahilig ka kumain ng tinapay, matatamis sa pagkain, so tataba ka. Once na tumaba, mag-accumulate doon ang mga fatty acids sa liver mo. So once it is accumulated by the fats, so magkakaroon ng problema. Babara doon yung vile duct natin, no? Well, actually, may vile duct yan para siyang
tobo sa atay natin, kung saan nung atay natin nagpo-produce ng mga enzymes, we call this the SGPT and SGOT, will travel going to gastric stomach natin, no, gastric area. So ang function nitong mga enzymes na yun, they are responsible to digest the fatty foods, no, and oily foods. Mm-mm. So dahil barado ng mga taba-taba yung atay natin, ang nangyari, umaapaw po itong ating enzymes, no, sumasama sa blood flow. So mapapansin mo kung magpapa-blood test ka ng SGPT and SGOT mo, tumataas po itong ating enzymes na ito. In other words, may problema ang liver mo dahil hindi makapag-travel. So once na mababa ang enzymatic production ng ating liver going to stomach, dito na magkakaproblema. Mm-mm. So dahil nagkakaproblema nito, ibig sabihin kulang na kulang yung bile. Yung bile salt natin na dito sa apdo nag-storage, ito yung apdo is a storage of enzymes. So dahil barado, hindi makapag-travel. Like the same yan sa may gallstone. Yes. Hindi na makapag-travel itong enzymes. So dahil wala pong masyado, tumakinig kayo, ha, lalo na sa pasyente natin sa upi, sa takurong, si tatay sa takurong, kausap ko lang kanina. And of course, yung sa digos, alam ko nakikinig kayo, very important ito. So, imbis na mag-travel yung enzymes going to stomach, wala po masyadong marami enzymes. So ito, tandaan nyo, once kumain kayo ng mga fatty foods and oily foods, so ano pong mga oily foods and fatty foods, no? Gata. Mm-mm. Gatas, mga karne, mga laman loob, mayonnaise, mga salad, ice cream. Dairy products kasama rin. Yes, dairy products. Ang dairy products si contains ang megalolipids. So, meron siyang megalolipids, nahirapan pa rin i-digest siya yung stomach. Ako hindi ako naniniwala sa mga tinatabi na ang gatas may galactose, na lactose intolerance. Actually, those are sugar. So, ang sugar, madali lang yan, ano, madali lang i-digest. Yung totoo dyan, kasi makalumang theory lang yan eh. So ang totoo yan, ang gatas po ay merong tinatawag na megalolipids. Marami siyang taba. Mm-mm. So dahil marami siyang taba, pagpasok mo sa tiyan, kumain ka ng matataba, hindi na siya idadigest, hindi maidigest. So what happened? Dahil hindi siya madigest, yung ating utak mag-response. Magsabi ng utak, ay hindi na dadigest yung food. Oo. Kailangan mag-produce ang ating katawan ng tinatawag natin na catalyst. So, we have to discuss the catalyst and the enzyme, no, later, kung anong pagkakaiba. Sabi ng utak, oh, we need catalyst para ma-digest yung stomach. Actually, the stomach produces catalyst, no, para ma-digest. It enhances the absorption, the reaction or digestion process inside the stomach. So, sabi ng utak, mag-produce ka ngayon ng catalyst. The catalyst is the acid, hydrochloric acid. So ang stomach natin magpo-produce ng maraming hydrochloric acid. So what happened? Dumadami po ang acid sa stomach natin. That's why papasok ngayon si GERD, si gastroesophageal reflux disease. That is the pathophysiology, that is biomolecular chemistry ng stomach natin. So hindi masyadong ma-explain yan kung hindi ka masyadong magaling sa biochemistry. So that's a biochemistry, the biomolecular chemistry. So pag taas ng acid sa stomach natin, dito na mga ngasim na sisikmura natin. Makakaramdam na tayo ng tinatawag na heartburn. Mm-mm. What is heartburn? Ang heartburn naman, ito yung parang sinusunog yung sikmura natin. Parang sinusunog yung ating puso na mainit, na mapait, na maasim. Mm-mm. So that's heartburn. Paano kasi? Pag kumain tayo ng mga fatty foods, yung bolos na tinatawag natin, ito yung partially digested na food, umaapaw pabalik. Kasi ang tiyan natin, nagkakaroon doon ng fermentation. Dahil hindi masyadong na-digest ang fatty foods pagdating doon sa large intestine. Kasi itong large intestine, maraming klaseng bakterya yan. So, lalo na pag meron niyang mga bakterya na tumutubo pag kumakain tayo ng karne. So, what happened? The large intestine will produce a lot of air. Ito yung tinatawag na hydrogen sulfide. Ito yung utot. Mm-mm. So, magtataka ka. Oh my God, bag ako. Utot ako ng utot. So,
That is indigestion. Hindi na da-digest properly ang stomach mo because you lack of enzyme. Mm-mm. Makakatulong ba, Sir Arnold? May mga kakilari rin kasi tayo o minsan tayo rin mismo. Pagkatapos natin kumain, tumatayo muna tayo ano, para nga daw matunawan. Yung iba naman, Sir Arnold, dahil nga po sa sobrang kabusugan, nahihiga, nakakatulog na. Alin po doon yung makakabuti para maiwasan yung pag-trigger ng ating GERD? Siguro, actually, hindi naman naiiwasan ang pag-trigger dyan ng GERD. Eh. Makakaramdam ka talaga ng GERD dyan kahit uupo ka man o tatayo. Pero maganda lang sa pagtayo kasi nag-exercise ka, exerting energy. Mm-hmm. So, medyo nag-move yung mga katawan, nag-move yung mga muscles. Mas magandang nakatayo kaysa matutulog ka. Uh-oh. Saka hindi naman masyadong maganda kung matulog ka agad after na kumain ka mamaya. Baka umapaw yung pagkain sa stomach mo because of acid reflux. No? Because of this acid reflux, baka mamaya mag-lock doon yung magbumara doon sa epiglottis ng part ng ating dito sa lalamunan at ma-cardiac arrest siya o atakin siya or masabi lang bangungot. That's why nire-recommended natin na after na kumain ka, you have to take muna rest for 2 hours para ma-digest yan. Yan, you have to take a little water. Kasi sa theory ko, karamihan sa mga nababangungot yan, lalo ng mga lasinggero, naduduwal yan. So dahil maduduwal, merong epiglottis doon, may part doon ng muscles na pag kumain ka at huminga ka, nagko-close, open, close yun. So yun ang delikado. Pag bumara ang pagkain din, ikakamatay ng pasyente. So, importante din yun. So, para ma-digest, medyo mabilis ang digestion ng stomach, siguro galaw-galaw ka, lakad lang ka. Ugas-ugas mo ng pinggan. Yes. Ugas-ugas ng pinggan. So, nakita yung pathophysiology doon kung paano ka nagkakaroon ng GERD. Mm-hmm. So, indigestion. So, walang enzymes. So, dito na papasok si GERD. Ito si gastroesophageal reflux disease. Mm-mm. So, dahil meron kang gastroesophageal reflux disease, ito na mga signs and symptoms, no? Kinakabagan ka. So, bloated stomach. Mm-mm. Pag pintipitik-mintian mo, parang drum, parang bombo, yung parang puro hangin. May hangin, oo. Yes. Oo. Tapos, ito pa, minsan ang pagkakamali ng ibang doctor without test, no? Ang puso mo, parang tinutusok ng karayom. Mm-mm. Masakit. Tapos biglang mamawala. That's reflux. So, minsan, ang mga doktor natin, nagbibigyan nilang gamot, hindi pa na i-test. Kaya minsan, pag na-test talaga sa mga ECG o any test sa heart, negative, walang Mm-mm. sakit. That is the sign of the GERD. Yung parang kinutusok ng karayom na biglang mawawala man. A matter of seconds, ihinga ka lang deep breath, mawawala yan siya. Then, ito, yung tinatawag natin na heartburn. Uh-oh. Mainit, parang sinusunog ang lalamunan mo, nagbe-burp ka, umaapaw yung maasim sa sikmura. So, minsan nga nasusunog yung gastric lining natin dahil sa acid na yan. So, yun yung mga signs and symptoms. Ito pa ang malala. Ito yan, taga-Digos. Sabi niya meron siyang nervous breakdown. Mm-hmm. So, ang dami niyang gamot na binibigay ng kanyang doctors, marami talaga, sobra 10 yun eh. Dahil meron siyang nervous breakdown, nagpapalpitate siya. So, actually, secondary complication to pag meron kang acid reflux o meron kang fatty liver. Bakit? Once na kumakain ka ng food, no, hindi na da-digest ang food. Dahil hindi na da-digest ang food, hindi na absorb ang different kinds of vitamins and minerals na kailangan ng katawan natin. Natatain na lang po natin, naging EBS ito. Mm-hmm. So, dahil doon, nagkakaroon po tayo ng deficit ng vitamin B complex. So, pag bumagsak po ang vitamin B complex natin, diyan po magkakaroon ng problema yung nerve natin. Kaya sabi niya, konting lagabog lang, natataranta na siya, nagpapalpitate na because anong nerve yan nagkakaroon problema na. So, minsan nagbibigay din ang mga doctor natin ng vitamin B complex pero hindi pa rin naayos dahil mostly of our vitamins are synthetic vitamins. So, much better kung natural lang na vitamins ang iti-take natin. Nasa gulay po at prutas ang mga vitamins natin. Mm-mm. So, you have to take green leafy vegetables, mga fruits. Kasi like for example, nicotinamide or ascorbic acid. So dahil ginagawan lang synthetic vitamins, nilalagyan ng sodium ascorbate, calcium ascorbate, potassium ascorbate. Meron na siyang
atom doon ng sodium. So, this atom is very dangerous. Para magamit po ang ascorbic acid natin, it is a biochemistry explanation. Ha? Mm-hmm. Para magamit po itong ascorbic acid, they have to remove. Sa katawan natin, ha? They have to remove the sodium ion para magagamit yung ascorbic acid. So, once merong enzymatic reaction or catalytic reaction, matanggal mo yung atom ng sodium, the atom will react to another substance. Ang sodium atom, mag-react ito automatic sa oxygen. So, magkaroon pa tayo ng problema. Mababawasan yung oxygen sa katawan natin. Magiging sodium hydroxide. Then, magre-react yan. Now, sodium oxide. Magre-react yan sa water. Magiging sodium hydroxide. The sodium hydroxide will react din na magiging salt sa acid. So, nagsa-cycle lang. Kaya, much better na i-take nyo yung mga vitamins ay hindi synthetic. For example, if you want to take vitamin C, ascorbic acid na lang ang iti-take nyo. Kumain ka lang ng bayabas, kumain ka ng avocado, kumain ka ng mga citrus. Mm-mm. So, natural. Sigurado ako 100% i-activate mas yan ang katawan. Mas makukuha mo pa yung nutrients na exactly kailangan ng katawan. Ano? Yes. So, Sir Arnold, nasa linya na po natin si Datu Alan Minted para alamin nga po natin yung kanyang naging health journey ano, sa pag-take nga rin po ng inner power. Pero mamaya po natin yan babalikan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Oras po muna natin sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tingnan nyo oh, puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat dibla. Kaya ang damit ay kislap puti at panayad pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar! Ilang puti, kislap puti. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia Mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxgph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tuloy-tuloy
Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. At tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DZRH, maligayang pagbati sa inyong ika-85 anibersaryo sa serbisyo publiko. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama sa 85 anibersaryo ng DZRH. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Isang magandang araw po sa kanilang lahat. Buong linggon, Governor Daniel Ramirez Fernando ng Dalubigan ng Bulacan. Nais po natin dumating ng isang maalam na pagbati sa ating paboritong istasyon ng DZRH sa kanilang 85 anniversary. Sa pamumuno po ng ating mga station manager, Atty. Rabal, Sir Deo Mahalma, kay Yusek Cesar Chavez, sa mga broadcaster po natin, sama-sama po tayo sa 85 anibersaryo ng DZRH. Mabuhay po kayo at pagpalain po kayo ng buong kapal. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio. Nagbabalik po, third part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH TV. Kapartner pa nga rin po natin ang Inner Power para nga po sa mga kaka-tune in lamang at hindi pa po nakukuha ang hotline number ng Inner Power at ang kanila ang Facebook account. Ibibigay po muli sa atin yan ni Sir Arnold. Yes, our number is 0951-48-22128. Inuulit ko, ang Inner Power ay 0951-48-22128. Inulit ko, 0951-48-22128. O yung Facebook ko is Arnold Duco. By the way, ang Inner Power pala is an immune system booster, no? Mm-mm. Ito po ang healthy foods na magpapatas ng immune system natin para ang mga sakit po ay gagaling at mawawala. Once mapataas natin ang immune system natin, magugulat kayo na dandang mawawala po ang ating sakit. By the way, nakikinig pa lang ngayon sila Brian Francisco ng Barbosa Antique at ang kanyang mami na si Vida Francisco ng Rizal, Palawan. Okay. Sir Arnold, para nga po sa mga nagtatanong, kasi di ba may mga na i-interview rin tayo, mga nagbibigay ng kanilang testimony, paano po o order yung mga nasa Visayas at Mindanao area nitong Inner Power? Yes, you can call me, then papadala namin yan through sa mga, may mga courier naman na magdadala eh. From Manila, going to different provinces, COD naman, cash on delivery yan sa inyo. So anytime you can call me sa 0951-48-22128. Inulit ko, 0951-48-22128. Lalo na sa mga malalayong lugar, ipapadala po natin yan. Meron din daw po bang limit kung ilan po yung kailangan nilang orderin para po maka-avail nitong Inner Power? Wala naman, no? Kahit isang bote, pwede naman yan. Pero this is my advice na dapat huwag pong maputol kasi ang ating immune system, it will not take long last. Bumababa po rin po ang immune system natin once na hindi po kayo kumain ng mga proper food o healthy foods, no? Lalo na kung palaging kinakain yung mga maaalat, mga processed food, magwi-weaken po ang ating katawan. Tulad ng pasyente ko, may naging client ako na meron siyang cancer sa blood, leukemia. So magugulat ka kung anong pagkain niya, puro lang siya karne pala, tocino, longganisa, bacon, ganun lang,
karne na baboy, baka, manok, hindi siya kumakain ng mga vegetables, no, and any seaweeds. So wala talaga siyang ganun. So at the young age of 25 years old, nagkakaroon siya ng problem sa kanyang blood. Ito bang inner power, Sir Arnold, pwede para sa mga healthy, o sabihin natin wala naman pong tinitake na maintenance medicine, or sabihin natin kahit wala po silang karamdaman? Yes, I have a lot of patients na from tulad yung taga Takurong, no? Na nagmanas na at yung batch niya na pinsan niya na nagmanas din, the kidney is a problem, namatay na yung pinsan niya. Pero siya buhay na buhay, bumagsak ang kanyang creatinine, normal na po siya. So ngayon, minimaintain niya talagang inner power, and according to here, even 77 years old na siya, she's very strong at bumata po ang skin niya. At hindi siya tumatanda, mabagal po ang pagtanda niya. So this is the aim or the motto of the inner power, that we can live 100 to 125 years of age. Yan po ang ating motto, kasi ngayon may inaalagaan kaming 98 years old na si tatay sa Bicol, na still strong, intact, nagtatrabaho pa, nagbibiyak pa ng nagsumisibak pa ng kahoy. And yung isa sa mga sikreto niya, araw-araw po siyang pagkagising sa umaga, he takes two glasses of water, warm water, then magko-coffee siya, then paglabas ng araw, pero prior na lumabas yung araw, nag-exercise na siya, no? Nag-lilinis ng bahay, nagwawalis-walis, then pag lumabas ng araw, umiikot-ikot siya. May nilagay siyang buhangin sa bahay nila na doon siya naglalakad-lakad na nakapaa with the araw. So, araw vitamin D complex, at hindi lang yan, the araw will help to stimulate your hormones production and your enzymes. So, importante po ang magpapa-araw. Kaya yun, sa mga hindi masyadong nagpapa-araw, tingnan nyo, maaga po kayong magkakaroon ng gout arthritis and osteoporosis. Okay. Alamin nga natin, Sir Arnold, kung paano po nakatulong yung ating inner power sa kondisyon ni Datu Alan Minted. Ano? I-welcome po muna natin si Datu Alan. Good evening po, and welcome po sa programang Lunas. Hi. Good evening po, Ma'am Pesca. Good evening, Sir Arnold. At magandang gabi po sa lahat. Yes, Datu. Good evening. Yes po. Good evening. And kumusta na po ang inyong pakiramdam, Datu Alan? Okay na po, Ma'am Pesca. Actually, nakalabas na po. Kung po naglabas na mula po sa nakabedridden pa po ng almost 8 days. Mm-mm. So, hindi na po ako bumalik ng, ano, ng hospital, kasi sa pakiramdam ko, wala din mabawas doon sa ano, yung sa karamdaman ko. Di pa balik-balik siya. Habang nakahiga ako, so na nakikinig po ako sa Adisara Sunat, kasi parang radio listeners na po ako ng, ano, ng Adisara Sunat simula 2015, kasi 2015 po na atake pa ako ng high blood. Uh-oh. So simula no, nakikinig na po ako sa inyong pong programa. Kaya habang nasabi din po ako, nakikinig ko po yung ano, interview kay ano, yung guest niya po si Sir Arnold. Mm-mm. So sumubok po ako bumili ng ano, ng inner power. Actually, yun po yung sa tingin ko at sa pakiramdam ko, yun ang nakabigay sa akin ng lakas, na kasi nahihilo ako sa my blood. Pumunta po ako sa ano, sa anemic. So mas nahihirapan po ako doon sa anemic, kasi parang mahirap po ibangon ang aking ulo na mabigat masyado. Okay. Kaya doon sa high blood, kasi yung high blood, mantis ka, pag-atake yan, so, pag nagkaroon ka na ng, ano, ng pag-intake o sa mga gamot, so pag medyo ano ka na, yung parang bumalik na po yung lakas mo, hindi ka na ano, hindi ka na, kuan ba, yung hindi na masakit ang ulo mo, hindi tulad po yung anemic, talagang mahirapan ka po magbangon. Okay. Mantis ka. So, salamat po doon sa, tapos yung lungs, kasi, yung lungs pala yun, yun na may water, yung may collapse, kwento nyo. May collapse, may lungs, left lungs collapse po. So sa ngayon po, nagkaroon din po ako ng bagong kita po na may unhealthy colon, kasi may UTI po ako. So siyempre yung anemic, nandiyan na, parang, kuan ba, lahat na ng sakit, parang, lumapo na sa akin ba? So, sabi ng doktor po, ito po yung parang come out nung ano, nung naging masarap po yung pagkain po natin. Siyempre, upisa po tayo ng nasa gobyerno po tayo. Siyempre, katulad itong seminar po namin ngayon, dito ako ngayon sa Tigkawayan North Cotabato. So, yung advice akin na hindi po magkain ng mga meat. Processed food. So,
Wala naman kasi ibang ano dito, ibang ula po isa ng ano ng yung nakita po sa amin dito sa seminar. Mm-mm. So sa ano po anyway, dalawang araw lang may po magsasabi ko dating sa bahay. Kasi dito po ako sa ano, yung residence ko po dito sa UP, Maguindanao del Norte, Bangsamoro region. Yes. Oh, sa Mindanao po. Tapos yung so, creatinine? Oh, creatinine po. Tumaas po yung creatinine ko kasi nagpa-blood team ko ako. Kasi advisor ako ni doktor na tupon po ng Kutabato doktor na magpa-blood team ako. Mm-mm. So mataas po yung creatinine ko po. So yung inner power po, yun ang papakiramdam ko nakabigay sa akin ng lakas. Lakas. Kaya't nakapag-ano na ko, itong napag-trabaho niya. Lapas na po ako ngayon, nagsimula po kami yung ano yung Thursday. Kasi bukas po kami matapos yung ano yung aming seminar. Oo. So, siguro sa tingin ko sa pakiramdam, kung hindi po yung inner power, parang hindi pa ako, ano, hindi pa ako gumaling. Kasi yung mga pakiramdam ko, Ma'am Keska, Sir Arnold. Hmm. So sir Dato Alan ano noon kayo ay na bedridden pero ngayon po ay nakakabangon na kayo, nakakalakad na, normal na po muli yung inyong pamumuhay? Yes po, normal na po Ma'am Keska kasi unang-una yung nahilo ako then din siyempre wala akong nakas kasi kada magkain po ako with your respect yung basta nagkilig ngayon ako magkain sila bumabalik po sumusuka ako. Mm-mm. Kada magkain so imposible naman din na may lakas ka Ma'am Lo na kada ano mo kada pagkain mo magbabalik iduduwal mo. Mm-mm. So ang bumakala ko yun pag take ko ng ano ng inner power ng start ko yung May 25. So sabi ni Sir Arnold mga 5 days maramdaman mo na kung ano yung naging effect niya dun sa katawan mo. So yun nga 5 days pa lang nakabangon na ako at umabot ng 7 days nakaligo na ako mantis ka. So, yeah. Sabi ko, tama yung sinabi ni Sir Arnold na talagang magbibigay po ng lakas yung inner power. Sir, pagkikwento ang yung sinabi mo na lalagyan ka ng tracheostomy at torak, ano, yung tubo sa baga? Yes po, nung na-admit po ako yung last April 3. This year din lang po yan. Ma'am? Ito, ngayon rin lang pong taon to? Ito yung pagbidrida niya? Yes po. Yung last April ako, ma'am, kasi February 3 and 7 na admit din po ako. Mm-mm. Tapos nung ano naman, bumalik naman yung sakit ko yung April naman. So sabi ng doktor, mayroon silang nakitang cyst doon sa ano, parang yung sa yung sa nagkakuan sa center of power, yung source of power. Sabi niya, may ano na, may cyst. So kailangan na tubuhan yung pagiliran mo. Sabi nung doktor. Sabi ko, Doc, hintayin ko yung anak ko. Kung sila ang mag-decide na tubuhan yung pagiliran ko, okay, walang problema yun, papayag ako. Pero kung ako mag-decide, sabi ko, hindi, pwede sabi ko, Doc, hintayin ko yung anak ko. So, dumating yung panganay ko, sabi niya pa, ayaw ko sabi niya na tubuhan ka. Kasi experience namin yung dalawang pinsan ko na hospital. Itong bago na rin, dito po sa, ano, dito sa Cotabato Regional and Medical Center. So, malakas po siya yung paghati sa kanya sa hospital. Pero nung tinubuhan din siya sa tagiliran, umabot lang po siya ng 4 na araw na matay po siya. So, yun ang kinatakot ng mga anak ko na bang ayaw namin na itubuhan ka, bahala na mamatay ka, basta ayaw lang namin na mahirapan pa. Oo, kasi mahirapan kasi siyempre mapayat na po ako. Siyempre, hindi mo na kaya, sabi nung anak ko. Uh-oh. So, yun, sabi ko sa doktor, Doc, magpa-discharge na lang ako kasi nga wala rin akong maramdaman na epekto ng gamot. With respect sa ating mga public doctors, magpa-discharge na lang ako kasi siyempre matagal ka hospital, siyempre yung bayad mo medyo pataas ng pataas din. So nagpa-discharge na lang ako ma'am at gumamit na ako ng mga herbal, ng mga traditional medicine. So parang hindi na rin parang hindi rin nakasundo yung ano yung katawan ko. Hanggang sa yung narinig ko yung naging guest si Sir Arnold, nagtubok pa ako doon sa ano, doon sa inner power. So doon ako parang nabuhayan ako doon, Ma'am Keska. Yes. So, tapos Dato, inkuwento mo pa yung ano nagpaano kay albularyo kasi akala niyo na parang kulang-kulang. Oo. Yes. Alas lahat po ng albularyo po napuntahan ko. Mm-hmm. And then alas lahat din ng doktor, public man, private man, mapuntahan ko kasi siyempre sabi ng anak ko, pang dapat
gumaling ka, sabi niya, kasi siyempre, nagkatrabaho ako, siyempre, kung wala akong trabaho, medyo, meron pa kasi may pinaparal din ako, kaya, sabi ng mga anak ko, kailangan pa, gumaling ka. Kaya, kahit mga abularyo, susubukan mga, na. Susubukan na, si Kihor, mapuntahan ko, kaya, ang advice sa akin, ang pinsan ko, sabi niya, minsan sabi niya, magtubo ka sa, sa mga abulari. Ay, kwan, si Kihor, kasi baka yung sakit mo, galing sa tao. Mm-mm. Siyempre kaming mga kwan kasi, mga IP sa dito sa area, parang uso na rin sa amin yung tawag nilang mga barang ba? Oo. Uso, kaya doon akala nila na yun ang sakit ko yung galing sa tao. Mm-hmm. Pero nung findings ng doktor, yung iba't ibang findings ng doktor, may, yun sa public, public hospital, negative naman ako doon sa doon sa CCTV. Doon naman sa private doctor, positive ako. So parang hindi magka-coincide like yung, yung finding o yung finding ng test. So kaya nga doon parang yung wala na kong gana na magpa-doktor. Kaya nung nagsakit ako ng almost 8 days na nasa bedridden ako, hindi ako nagbalik ng hospital kasi parang sa tingin ko, pagkiramdam, wala din mabawasin sa sakit ko. Nasubukan nyo na lang po yung inner power na naging effective po para sa inyo. Parang yun na ang last record, sabi ko, lahat ng paraan, gawin natin, tingnan natin kung saan tayo magkasundo. Yes. Good thing na lang din na na-discover niyo po itong inner power at hiyang rin po sa inyong katawan, sa inyong kalusugan, nakatulong po sa inyo. Dato, yung unang araw mong naligo at napasyal, yung pamangkin mo na mayroong meningitis. Kwento mo nga rin po. Yes po. Kasi yung pamangkin po, magagamot din siya. Albularyo din. Nung naligo ako, sabi ko dapat mahilot ako kasi medyo gumaling na ako. So nasabi na pamangkin ko, paano ka sabi niya, lumakas, Angel? Sabi ko, aron akong gamot, sabi ko na bago, sabi ko, sabi ko, galing sa Maynila pa yan, sabi ko, important yung yung gamot ko, sabi ko sa kanya, di, nilagay ko man doon sa doon sa lamesa namin, balik tatlong batalyon. So sabi ko, yan yung gamot ko na kailan na gumaling ako. Kaya sabi niya, nung unang pagsunda ko rin, hindi ka talaga makabangon. O kasi sa totoo lang, mabigat masyado yung ulo ko. Mahirap talaga ibangon. Uh-huh. So sabi ko, dyan ako gumaling, sabi ko yan sa Kasi yung atay sa akin ni Sir Arnold, tatlong spoon po yun, umaga, tanghali, hapon. So pero yung unang take ko pa, parang nag-diarrhea pa ko yung unang take ko. Mm-hmm. Kasi ininom ko kasi yung oil niya, kalakuga, kung din yun ba yung oil niya. Hindi kasama din yun. Kasama rin yun. Yung kasi yung tinatawag natin doon, dato, yung maglalabas po ang mga toxins. Mm-hmm. Kaya minsan nagkaroon po na initial reaction rin lang ng katawan. Detoxification. Yes, dato. Ayan. Then pangalawang observation ko doon, yung unang, mabaho masyado yung dumi ko. Tama. Mabaho masyado. Tapos itim. So, isa isip ko baka baga ko na yung maidumi ko. Sabi ko rin sa anak ko, bakit sabi ko napakaitim masyado yung dumi ko? Na detox. Sabi ng anak ko baka doon sa sa inner power. Okay. Sabi ng anak ko, yes. Every day nagtatanong yung anak ko, pa, kumusta yung pakiramdam mo sa inner power? Sabi ko parang yung lumalakas ako, wala silang mahilo. Sabi ko sa pakiramdam ko, magandang sabi natin na ang inatawra hindi gamot at hindi pwedeng gamitin sa anumang uri ng sakit. Mm-hmm. Yung sa pamangkin mo, gumaling na yung meningitis. Yung anak niya, gumaling na yung anak niya, lumakas na siya kasi dati-dati, pabalik-balik hospital. Yung walang ganang magkain. Mm-hmm. Mahina. Galing din sa hospital, na-confine din siya sa Cotabato Regional and Medical Center. Okay. So ayun lang maraming salamat po pasintabi na lamang at wala na rin po tayo kasing sapat na oras. Maraming salamat rin po sa pagbabahagi ninyo ng inyong kwento dahil nga po patunay lamang na isa po kayo sa mga natulungan ng inner power na ilang araw rin lang Sir Arnold nagkaroon po ng improvement sa kondisyon ni Datu Alan. So Sir Arnold, para nga po sa may mga katanungan, ano-ano nga po ba yung mga classification or sino nga po ba yung qualified na mag-take nga po ng inner power? Actually, lahat is very qualified to take the inner power kasi ano lang naman ito, nutritional food.
is just a healthy food. Then, yun nga sinasabi ko, even na kumain po kayo ng mga healthy foods, dapat may partner talaga yan, na yung mga bawal, no? Bawal natin yung mga processed food, mga maaalat na pagkain, at yung sa tingin natin na hindi dapat angkops na kinakain natin. Simple lang ang ano ko doon, explanation ko. Kung mga pagkain na hindi nyo nakikita sa nature, lalo na na hindi nyo nakikita sa tanim at hayop, don't take it. Like for example, itong ano, mga mantika, no? Meron tayong mga tinatawag na trans fat, no? Mm-hmm. Yung trans fat, ito yung mga mantika na tinawag, ginawang transform, no? Ito yung margarine, mga butter. So, we cannot find the trans fat in nature. Walang trans fat sa mga tanim, wala rin trans fat sa mga hayop. So, ginagawa ito ng chemicals na acid para maging trans fat, mm-hmm. na maging solidified, maging tumigas like the lard, the margarine. So, those are the example. So, pag tiningnan nyo na wala ito sa nature, don't take it. So, dapat balik tayo sa basic lifestyle. Lalo na pag nagkakaedad po tayo ng 40 years old, iyon po ang pinaka part na mag-start tayo. Even 50 years old, no? Mm-mm. Pag 50 years old, siguro mag-vegetarian na tayo. Then, iwasan natin ang processed food. Kung hindi maiwasan, siguro minsan lang natin kainin. Tapos yung mga oil na ginagamit nito, siguro mga twice or three times yan lang gamitin, then tapo na. Kasi nagkakaroon po ng formation, no? Nagkakaroon ng chemical reaction yan. At hindi po ito very healthy para sa ating katawan. So, by the way, sa mga listeners ko, you can call me anytime, no? Mag-time na tayo, no? Yes. So, ito yung inner power. By the inner power, dahil pagkain po ito, dapat ma-maintain po natin yung healthy na lifestyle. And kung pwede, kahit magaling na kayo, have to take the inner power. Kasi once na mag-stop kayo sa pag-take ng inner power at babalik kayo sa lifestyle nyo, sigurado ako, that's 100% babalik yung sakit nyo. Sana pag gumaling na kayo sa sakit nyo, you have to change your lifestyle. Mm-hmm. No? Exercise, sunlight, tulog, pagkain ng mga healthy foods, iwasan mga processed food, maniwala kayo, hindi kayo magkakasakit even 100 years old like our one point si Enrile. Mm-hmm. So by the way, my number is 0951-482-2128. Inuulit ko, 0951-482-2128. Inuulit ko, 0951-482-2128. Inuulit ko, 0951-482-2128. At yung Facebook is Arnold Duco or Arnold Bigafreya Dicena. So salamat sa pakikinig ni Brian Francisco ng Barbosa Antique at ang kanyang mami na si Vida Francisco ng Rizal, Palawan. So magandang gabi sa lahat na nakikinig. Anytime you can call me and I can explain. So sa mga may gout arthritis, no, wag na kayong matakot kasi we have a procedure na maibalik natin talaga sa dati, but it will take long period of time, mga 4 to 6 months na maibalik natin at wala ng pain na mararamdaman. So proper nutrition din, sunlight, and meron tayong mga nutrition na ibibigay. Thank you so much, you. Sir Arnold Dicena Duco, ang ating partner mula sa Inner Power. Yan nga rin po ang naging kabuuan ng ating discussion. Maraming maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ugaliin nga rin po natin na mag-adapt ng healthy lifestyle, ano, magpasikat sa araw, ayan, at mag-exercise, kumain po ng masusustansyang pagkain. Para nga rin po ang pag-take po ng Inner Power ay mas maging maganda po ang resulta o kalalabasan sa inyo. Inyo pong nakasama, Ella ni Bensal, para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa rin nakikinig dahil ang lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas, extension. Young Festival!